earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your gem. In year, Tar readers, earth sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo makonsider yung mga advice and messages na mapupull out natin. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth sign. Okay, let us see. Give me your energy. The Magician. The High Priestess. And Eight of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, you're manifesting something. May gusto kang matupad, mangyari sa buhay mo. Also, may kailangan kang gawin. Maaring hindi mo pa alam kung paano gagawin, hindi ka pa sigurado, may doubt. Kasi malaki yung impact nito sa buhay mo. Maaring meron kang desisyon sa buhay mo ngayon na kailangan mong i-take, pagpilian. May kailangan kang gawing action about it. You are manifesting, you are praying na tama yung desisyon na gagawin mo kasi babaguhin nito yung buhay mo. Parang big change talaga ang mangyayari sa buhay mo. Alamin natin. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tingnan natin ang iyong energy. You're manifesting something. Kumbaga, malaki yung chance na kung ano yung desisyon na gagawin mo, maaring doon nakasalala yung success ng buhay mo. Let us see the Magician. Give me the Magician energy. Queen of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And Page of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maybe you want to explore your passion. Kung saan ka magaling, di ba? Tingin ko, gusto mo mag-focus sa business, sa career mo. Gusto mo mag-focus sa isang bagay or sa isang sitwasyon na alam mo doon magbibigay ng positive energy for you. Alam mo na doon ka mag-excel. Pero may doubt, may hesitation, may pag-aalinlangan. Hindi ka sigurado. Kasi this is new for you. Parang siguro first time mong mag-step out sa comfort zone mo. First time mong gagawin yung big decision na ito para sa'yo. Hindi lang ito para sa'yo. I'm sensing na ang decision na gagawin mo sa buhay mo ngayon, earth sign, is para rin sa pamilya mo. Kaya ka nagdadalawang isip kasi ayaw mo na madamay sila, di ba? Kung ano yung decision na gagawin mo, kung maging okay or mag-failed, ayaw mo na makadamay ng ibang tao. Kaya you will try your very best para maging successful sa buhay na ito. You're manifesting to be successful. Kasi may mga nakaasa sa'yo. Let us see the High Priestess in your energy. Earth sign, you have the Devil. A strong Capricorn energy. And Six of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Gaya na sabi ko, earth sign, ayaw mong may madamay na ibang tao. Kaya siguro kahit ready ka, handa ka, di ba? Sa mga challenges na pagdadaanan mo, may doubt, may hesitation. Pinipigilan mo yung sarili mo to do that. Kasi baka may madamay kang iba. You have Six of Swords. May mga responsibilities ka sa buhay mo ngayon na nakaasa sa'yo. Kumbaga, kung ano yung desisyon na gagawin mo, ang laki nung impact na yon, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo, yung mga responsibilities mo. Kaya careful ka. Kumbaga, kung magdedesisyon ka, gusto mo sure ball, gusto mo sigurado, gusto mo sa sarili mo na alam mo yung may patutunguhan. Kasi ayaw mo yung pagsisihan mo sa bandang huli or sisihin ka ng mga taong nasa paligid mo. Kahit na decidido ka, earth sign, nakikita ko na may hesitation.
hindi ka sigurado. Gusto mong gawin yung bagay na ito. Kung ano man yung nasa sitwasyon mo ngayon, Earth Sign, gusto mong simulan. Kung sarili mo lang ang tatanungin mo, walang madadamay na ibang tao, gagawin mo. Kahit mag-failed ka or maging successful ka, at least na-try mo. Pero sa sitwasyon mo ngayon, may mga responsibilities ka na ayaw mo makompromise. Na madamay sila sa desisyon na gagawin mo. Kaya you have 8 of Swords. Nalilito ka. Kasi gusto mong gawin, gusto mong i-try, gusto mong mag-explore, gusto mong i-pursue to, pero ayaw mo makadamay ng iba. Let us see the 8 of Swords in your energy, Earth Sign. You have 9 of Swords. An Air Sign again, Taurus, Virgo, and Capricorn. And 10 of Swords. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, you have here, just do it. Diba? Take action. Kasi yung taong nag-aalinlangan, walang patutunguhan yan. Kung tingin mo yung agam-agam mo na yan, yung mga burden na pinagdadaanan mo sa ngayon, hindi yan matatapos kung wala kang gagawin, kung hindi ka magtitake ng action. So do it, diba? Kung tingin mo na yun ang sinisigaw ng damdamin mo, yung bugso ng damdamin mo. Pero, even though na gagawin mo yung gusto mo, kailangan may caution pa rin. Kailangan may plano ka pa rin, handa ka pa rin sa kung ano yung pwedeng mangyari sa gagawin mong desisyon. Huwag padalos-dalos, di ba? You can take action, pero kailangan pinag-isipan. Kailangan handa ka sa mga pwedeng mangyari, kailangan i-weigh mo yung pros and cons. Kailangan alam mo yung mga negative impact nun sa'yo, positive impact nun sa'yo, pagplanuhan mo. Matatapos din yung pinagdadaanan mo sa buhay, and soon, magiging okay din ang lahat. Diba? You have this kind of energy na, kung nalilito ka, nahihirapan ka mag-decide, sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Sundin mo kung saan ka magiging masaya, kung saan ka magiging okay. Pwede rin na humingi ka ng opinion ng ibang tao sa paligid mo, yung mga taong malaki yung parte nila sa buhay mo, pwede kang humingi ng opinion sa kanila. Let us see your energy, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Pentacles, an Earth Sign. Fulfillment in life. Diba? Yung tipong nagawa mo yung nais mo, nakamit mo yung mga pangarap mo. Soon, maybe, you will have that kind of energy. 3 of Cups, a water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces, celebration. Diba? Ibig sabihin, may magandang nag-aantay sa'yo. And 9 of Swords, an Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Even though may gusto kang gawin sa buhay mo, may gumugulo pa rin sa isipan mo. May doubt. Kumbaga, may hesitation sa side mo. Nalilito ka, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let us see kung ano yung advice na may bibigay sa'yo ng Oracle Guide. Spirit Guide, give me some message, advice for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Gaya nga na sabi nila, kung hindi ka magtitake ng risk, hindi mo makikita yung outcome, yung resulta. Let us see, Earth Sign. It is safe to slow down, relax, and let go. Diba? Huwag masyadong isipin, huwag masyadong dibdibin. Huwag ka ma-stress, enjoy your life, relax ka lang. Kasi, ililid ka naman ng nasa taas. I release my need to be right. I am defenseless and at peace. Diba? You have to release kung ano yung agam-agam sa isipan mo. Kung ano yung gumugulo sa isipan mo. Kailangan you have this kind of peace of mind para makapag-isip ka ng maayos. Para maging tama yung desisyon na gagawin mo. Let us see, Spirit Guide, Light Guide, give me some advice, message for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Light Guide, give me some message for Earth Sign. Double mission, channeling and uplifting humanity. Diba? Double mission.
try to explore, try to see other opinion, try to ask for some guidance and advice. Kung nalilito ka sa buhay mo ngayon, parang ito yung burden sa'yo ngayon, hindi mo alam ang gagawin, try to meditate and contemplate. The great gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe, the great gathering. Kailangan sa taong nalilito, hindi alam ang gagawin, siguro have a peace of mind. Yung alam mo yung magkaroon ka ng moment sa sarili mo, pag-isipan mo yung mga factors na makakaapekto sa desisyon mo. At isipin mo rin yung mga advice ng ibang tao sa paligid mo. Try to consider. Let us see. Angel guide, give me some message for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Angel guide, give me some message for Earth sign. Perfect timing, di ba? Ibibigay yan sa'yo sa perfect timing na nakalaan para sa'yo, Earth sign. Kaya, relax lang. Let go. Just relax. Have peace of mind. There's something better. There's always something better. Kung ano man ang desisyon na gawin mo, kung ano man ang maging outcome nun, lagi mong isipin, there's something better. Kung negative man ang naging outcome ng desisyon mo, then you have to move on. Diba? And dapat may matutunan ka sa nangyari sa nakaraan, baunin mo or gamitin mo yon para sa future endeavors mo. Let us see, Oracle Guide, give me some message, advice for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me some advice for Earth Sign. Nothing will come of this situation kung hindi ka makakapag-decide, di ba? Kung lagi kang nalilito, naguguluhan, hindi mo alam ang gagawin mo. Paano magkakaroon ng realization yung mga pangarap mo? Di ba? The answers you need are coming, Earth sign. Maaaring isa na dito yung kasagutan sa mga katanungan mo. Sa gumugulo sa isipan mo. Maaaring may makuha ka dito na pwedeng makasagot sa mga tanong mo. So, thank you, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Earth Sign.